Okay. The programs in KSK SMP Cooperative right now, we have five current existing programs available to everyone who is joining KSK SMP Cooperative. These are peer-to-peer lending program. Yan po yung nakikita yung P, number 2P program. Yung RSIP or Regular Saving and Investing Program. This is our mutual fund facilitation. The RED program, Real Estate Development Program. Our Bitcoin program, which medyo mahaba ang name, pero very distinctive, descriptive. Bitcoin Buy, Keep, Sell program. And our special deposit program from KSK SMP Co-op owned bank, yung One Wealthy Nation Rural Bank of Cavite City. So, every now and then, napapasok ko na some of the things na meron sa KSK Co-op, like we are a majority owner of a small rural bank in Cavite City. Okay? Now, let's discuss each of the programs. First program na a member can get into, an individual can get into, is the P2P lending program or peer-to-peer lending program. Bakit peer-to-peer? Dulo sa dulo. Yung umuutang mga member, yung mga may sobrang pera na kaya nilang ipautang, pinagtatagpo natin within the KSK SMP Co-op. Pero hindi nila nakikilala kung sinong member yung umutang. Kapag merong umuutang na member, 24% a year ang interest po na binabayaran niya or 2% a month. Sa ibang mga microfinance, it can go as high as 3% to 5% a month or 36 to 60% a year. Sa KSK SMP Co-op, ang standard po natin, 2% a month or 24% a year. So kung merong member na meron siyang pera, nasa bangko, kumikita ng time deposit na 1%, pautang niya o isali niya sa peer-to-peer lending program, ang bibigay sa kanya na interest ay 8% or 10%, depende sa amount na pinaparticipate niya sa peer-to-peer lending program. Pinapautang niya ng KSK SMP Co-op dun sa mga qualified borrowers ng KSK SMP Co-op. KSK Co-op, KSK SMP Co-op charges at least 24%. We give the 8% or 10% to the peer-to-peer lending program participant na member. Merong matitira na 14 to 16% sa KSK SMP Co-op. Kapag malaki ang kinikita sa bawat programa ng KSK SMP Co-op, that will affect the revenues, kontrolado ang expenses, sana tumataas yung net surplus. Nagkakaroon ng dividends sa share capital. Okay? So, sa peer-to-peer lending program, 8% a year, which is paid out every year, if your participation is 10,000 pesos to 90,000 pesos. 10% guaranteed return a year, and it is paid out every year, if your participation in the peer-to-peer lending program is 100,000 pesos and above. As much as possible, huwag po kayong sasali ng butaw. Baka magsali kayo ng 13,000, 73,000, hanggat maaari sana in multiples of 10,000. Okay? The holding period is 5 years. So you cannot pull out within the 5 years. But every year, the corresponding interest per year is paid out. The actual money, the principal na sinali nyo, your original amount of participation, ibabalik sa inyo the same amount after 5 years. Bakit the same amount? Kasi binibigay naman at pinipay out every year yung 8% or 10%. Bakit magkaiba ang porsyento? Depende doon sa amount of participation. Okay? Now, for reference, maganda ba yung 8% to 10% sa peer-to-peer? Your savings deposit to time deposit sa pinakamalaking bangko sa Pilipinas, sabihin na natin, hindi, wag na natin sabihin, baka magalit,
hindi ho lalagpas ng 2%. 1 million, 1 year, time deposit, hindi po tataas ng 2% per year ang makukuha nyo. Sa retail treasury bond na recently maglalabas, ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas, mangungutang sa sarili niyang mamamayan. Dati, 3, 4, 5 years ago, pumapalo pa yan ng 4%, 5%. Ngayon, 2.65%. Kapag pinautang mo ang pera mo, ang piso mo sa pamahalaan ng Republika ng Pilipinas, babayaran ka ng interest, 2.65%. Kung magkano yung pinautang mo, minimum 5,000, ibabalik nila yung 5,000 after 5 years. Pareho rin ng tenure sa ating peer-to-peer lending program. Kapag may access kayo sa mga corporate bonds, yung mga malalaking kumpanya na nangungutang, 4% to 8% yan ang kalakaran. Mataas na yung 8%. Bakit ko sinabing kung may access kayo? Kasi kadalasan, ang ordinaryong individual, Pilipino, kung alam man niyang nangungutang ang Lusatan Group, ang Jollibee Foods Corporation, hindi niya na nakakasali. Bakit? Eh, mismong yung sariling niyang bangko, sila na nagpapautang. Kaya mababa, maliit, mahina ang access ng Filipino individual sa mga corporate bonds. Kasi yung mga bangko mismo, nasasakote nila. Imagine ang bangko, kumuha ng deposit, pinangakuan tayo ng 0.25 or 2%. Nasa kanila ang deposit, 8 trillion pesos ang savings deposits sa mga bangko dito sa Pilipinas. Merong malaking kumpanya, the Ayalas, the Meralcos, the big corporations, they borrow money every year. Depende sa laki ng kumpanya, mas maliit ang interest. Kapag hindi masyadong sikat pa na kumpanya, 8% ang interest. So yung deposit natin, yun yung pinapangutang nila doon sa mga malalaking kumpanya, corporate bonds. So, kaya hindi na nabibigay sa individual yung access, information, and actualization of participating in the corporate bond market. So, that is one clear advantage of this peer-to-peer lending program. Among ourselves, yung mga nangungutang na nagbabayad ng 24%, we pass it to, sa inyo and share sa mga sumasali sa peer-to-peer lending program ng 8% to 10%. Okay? Saan magandang purpose yung sumasali sa peer-to-peer lending program? Bakit ko po sinasabi to? Lahat po ng pinapasukan nyo na pera na pagpapalago, this is part of financial literacy learning, ha? Kailangan merong malinaw na purpose kung bakit kayo sumasali sa isang investment vehicle. Ito pong peer-to-peer lending program, kung nagpahiram kayo ng 100,000 piso, after 5 years, 100,000 piso pa rin siya. Pero every year, binibigyan ka ng 10,000 pesos or 10% doon sa 100,000 na sinali mo. Kaya ito, kung meron kayo at naniniwala kayo na dapat meron kayong emergency fund, meron kayong cash reserves, yan po ang tinuro sa atin itong 4 months of quarantines. Maganda dito nyo nilalagay sa peer-to-peer lending program natin. Okay? Pwede rin siyang augmentation of income. Ano yung augmentation? Para may dagdag na income. Imagine yung 100,000 nyo, may 10,000. Yung 1 million nyo, may 100,000 every year. Okay? So may additional or augmentation of income. That is what peer-to-peer lending program is ideal for. Next program is the RSIP, Regular Saving and Investing Program. This is simply our mutual fund facilitation program. Pinapadali at pinapamura ng KSK SMP Co. para sa mga members niya mag-invest sa mutual funds. Ang minimum amount to participate is 1,000 pesos. Okay? Ito naman, ideal to na regular kayong maglagay the same amount on a regular frequency. Every month, every quarter, or every 3 months. Miski na every year. 10 years na itong programa ng KSK SMP Co-op na RSIP. Dapat ito inumpisahan namin nung umpisa-umpisa pa lang. Pero talagang na-formalize within KSK SMP Co-op the past 10 years.
ano yung regular saving and investing? Ay, talaga pong wala na akong magagawa, maliit talaga yung nakikita nyo sa screen. Kasi mula 2004, assuming so merong sumali 1,000 pesos every month sa bawat umpisa ng bawat buwan mula nung 2004, tuloy-tuloy, tumaas man ang markado o bumaba. Pag tumaas ang markado o tumaas ang presyo ng mutual fund, yan po yung NAV, Net Asset Value, yung pangatlong column. Nakikita nyo yung year, hindi po year yan, month, yung date, January 04, tapos NAV. Ano yung NAV? Yan po ang buying and selling price ng mutual fund. NAV, Net Asset Value per share. Okay? Yung amount participated, yan yung sinali ng individual, 1,000 pesos every month. Sa 1,000 pesos every month, o sa 1,000 pesos nung unang buwan, January 2004, nakabili siya ng 191 shares nitong partner mutual fund ng KSK S&P Co-op. Phil Equity Mutual Fund po ang partner ng KSK S&P Co-op sa kanyang RSIP, Regular Saving and Investing Program. So makikita nyo sa unang sa left side of the screen, yung unang buwan, yung petsa, January 2004, yung buying and selling price, NAV, yung amount na sinali, kung makikita nyo, constant, laging 1,000 pesos. Tumaas o bumaba ang presyo, NAV, naglalagay ng 1,000 pesos. Ginawang hybrid na alkansya. Siyempre, pag mas mababa ang presyo, mas marami kang shares na nabibili. Pag tumataas ang NAV, kumukonti yung shares na nabibili. Now, kung tatanungin nyo, bakit hindi na lang kung kailan bumaba? Ang sagot po doon, wala pong nakakaalam kung kailan bababa, kung kailan tataas. Kaya nga sa financial literacy natin, lagi nating sinasabi, purpose, target, timeline kapag kayo nag-i-invest. Okay? Hindi po naging maganda ang isang investment dahil mataas ang kita niya, mataas ang pinangako niya, or maganda ang potential niya, o kaya uso kasi siya, burgis kasi yung pag nag-i-invest ka sa stock market. Hindi po. Ang magandang investment, if it has met your purpose, target, timeline. Okay? So, for this situation, example, ang target niya, magkaroon ng kalahating milyon, 1,000 pesos every month. Kung wala siyang paglalagyan at ilalagay niya lang yung 1,000 pesos every month niya, kailangan niya ng ilang buwan para magkaroon ng 500,000. 500 months ang kakailanganin ng isang individual kung mag-iipon siya ng 1,000 pesos a month at may target siya na 500,000. 41 years po yun, yung 500 months. 41 years. Okay? So ito, balik ako sa regular saving and investing program, investing the same amount at a regular frequency every first working day of the month. So tuloy-tuloy, medyo lumiit na ulalo dahil through the years yan, mula 2004. Pare-pareho, 1,000 pesos every month. Kung makikita nyo na po, doon sa last column, nung bawat different shaded images, pakonti ng pakonti yung shares na nabibili niya. Bakit? Tumataas ng tumataas yung NAV. Okay pa rin ba bumili? Eh, tumataas ng tumataas. Eh, paano pag bumagsak? Okay pa rin bang bumili? Yes, kasi mas dumadami yung shares na nabibili mo. Okay? So, hanggang July 2020, 17 days ago, nagpasok pa rin siya ng 1,000 pesos for that month, for this month. Okay? Nagpasok pa rin ng 1,000 pesos. Tingnan niyo yung shares na nabili niya, talagang kakaunti na lang, 32. Okay? Nung March, April, dahil bagsak ang stock market, bagsak ang mutual funds, medyo dumami ng konti. Nung mga unang buwan, nung 2004, nakakailan siya sa isang buwan, sa unang buwan na siya ay bumili, naka 191 shares pa siya sa kanyang 1,000 pesos.
Itong July 2020, ang nabili niya na lang na shares sa kanyang 1,000 pesos, 32 shares na lang. Kasi nga, obviously, ang laki na ng pinagtaasan ng NAV, Net Asset Value per Share, the buying and selling price of any mutual fund, compared dun sa unang beses na siya ay bumili. So, suma total, in 16.6 years, mahigit kalaha, 16 and a half years, na siya ay naglalagay ng 1,000 pesos a month. 199 months yun. 199,000 na ang nalalabas niya sa kanyang bulsa. And able to buy 12,661 shares of the mutual fund. Yung nakikita niyo pong chart, taas baba, taas baba, taas baba, pero in the long term, eh, mula dun kumpara sa umpisa, eh, malaki na ang tinaas. May nakikita ko kayong mga steep na pagbaba dyan, lalo na yung nasa right of the screen. Ngayon lang pong 2020 yan. Dahil alam naman po natin, kung nasusundan nyo ang balita sa negosyo at sa ekonomiya ng bawat bansa, hindi lang ng Pilipinas, eh, bumagsak talaga at bumagal ang takbo ng ekonomiya. Okay? So parang nasa recovery ba kung titingnan nyo? Dahil pagdating noong April, eh, bumabalik, pataas na rin ulit. Yan po ang visual presentation kung gaano walang kasiguraduhan, taas baba ang investment. And again, part of financial literacy, kaya dapat long term ang investment horizon ninyo. Ano ang sitwasyon ngayon? Nga kahapon, dahil mamaya pang 3 p.m. o kaninang 3 p.m. nagsara ang market, mamayang mga alas 6 pa yung Net Asset Value per Share, NAVPS, as of July 17. Mamaya pang mga alas 5, alas 6 yun. As of yesterday, ang Net Asset Value per Share ay 30 pesos and 0949. So yung 12,661 shares na nabili, i-multiply lang yun doon sa 30.0949. Yung nilabas niyang 199,000 pesos, 381,000 na kung binenta niya kahapon. Lumago na yung pera niya halos doble by 91.47%. Take note, yung 199,000, hindi yan isang bagsakan. 1,000 pesos every month yan, starting January 2004. Ang value kahapon, 381,028 pesos. Hindi niya pa kinikita yan. Kikitain niya lang yan kapag binenta niya yung mutual fund shares niya.